Muling inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagnanais na magbitiw sa kanyang pwesto dahil sa korupsyon sa pamahalaan. Sa kanyang public address, aminado si Pangulong Duterte na nahihirapan siyang puksain ang korupsyon sa burokrasya dahil tila wala itong katapusan. Ayaw ko kung sabihin ko ito sa inyo. I offered to resign as president. Pinatawag ko yung lahat ng sabi ko na ayap kasi nagsasawa na ako. In my years of government, talagang wala nang katapusan itong corruption. Mahirap talaga pigilin. Ngunit hindi naman pabor dito ang ilang senador. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, hindi dapat si Pangulong Duterte ang makaisip na magbitiw sa pwesto, kundi ang mga korap sa gobyerno. Para kay Soto, hindi anya maaaring talikuran ng Pangulo ang kanyang gampanin sa mga Pilipino bilang halal na opisyal. Para naman kay Senator Panfilo Lacson, sa halip na magbitiw sa pwesto, kailangan lamang ni Pangulong Duterte na maging consistent sa pagpapatupad ng batas laban sa korupsyon, mapakaibigan man o kaaway. Dagdag ni Lacson, hindi na rin anya kailangan pang humarap ng Pangulo sa pagdinig ng Kongreso sa pagsasawatan ng korupsyon sa mga transaksyon sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan. Kanina, dininig na sa Senado ang Senate Bill No. 1844 na layong bigyan ng otoridad ang Pangulo na suspendihin ang mga requirements sa pagkuha ng mga permit, lisensya at clearance at pabilisin ang proseso sa mga transaksyon tuwing nasa national emergency ang bansa. Dito rin nagpahayag ng pagkadismaya sa Senate Majority Leader Miguel Zubiri sa hindi epektibong pagpapatupad ng Ease of Doing Business Law na siyang principal author sa Senado. Ayon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA, napabilis na ang mga pagkuha ng mga dokumento at patuloy din anya ang pag-automate sa mga transaksyon sa national agencies at local government units. Umabot na rin sa halos 4,000 reklamo sa mga ahensya ng gobyerno ang natugunan na ng ARTA. Pero tingin ng mga senador, hindi na kailangan pambigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na magsuspende at magtanggal ng mga tiwaling opisyal na mapatutunayang sangkot sa korupsyon dahil kaya na niya itong gawin na nakapaloob sa saligang batas. Kaya nais din ng mga senador na malaman kung ano mismo ang pinaghuhugutan ng Pangulo upang tingnan kung ano pang maaring maitulong ng mga mambabatas. The presence of the powers, discipline, run the bureaucracy, manage the bureaucracy, hindi po kailangan ang bagong batas. Ang kapangyarihan po ay nasa Pangulo. Kaya hindi ko maintindihan eh, when he comes out with sheer frustration on a particular agency, he has the power to suspend everybody there. He has the power to remove the secretary. He has the power to act on these particular cases within the agency itself. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.